reaction sa adelantada na pinupukol ni Christopher Min sa Binibining Pilipinas number 8 ni Cole Budol. Guys, reaction lang dito sa adelantada na ipinukul kay Herlyn ng isang bitiran ng journalist na si Christopher Min. Pakinggan ang mga sinasabi niya dito sa ating Binibining Pilipinas 2022 number 8 ni Cole Budol. Pero dapat nating ipaalala kay Herlyn Budol na ang labanan dito ay beauty and brains, di ba? Kaya lang ingatan ang attitude. Ayun. May ano tong batang to eh, hindi pa siya masyadong handa sa kanyang pinapasok. Baka mamaya magpabaru-barubal doon, di ba? Yun. Kasi na maaring mabago ang itsura niya, pero yung ugali kasi, yun ang mahirap, ano, baguhin. Bit-bit yan kahit saan. Bit-bit yan kahit saan. Kaya kailangan talaga paghandaan ito ni Hipon Girl. Hindi. Huwag tataas ang mga paa sa lupa. Dahil wala pang ganong napapatunayan. Diba? Kalma lang, girl. Kalma. Kalma lang. Oo. Guys, kung ano man ang reaction ninyo dito or opinion ninyo, i-comment down below. Alam naman nating lahat, simula't simula ito ang gawain niya na kung sino ang sumisikat, siya rin ginagawaan niya ng isyu para sumabay rin siya sa kasikatan. At hindi naman natin ipinagkaila na sobrang sikat na ngayon si Herlyn sa iba't ibang platform ng social media. At tungkol naman dito sa isyu na nagparituki si Herlyn, well, magaling lang siguro ang makeup artist niya dahil noon pa man, maganda na si Herlyn. At kung totoo man na nagparituki siya, ano ang masama doon? Dahil kahit sino ay nangangarap, gumanda at talagang kailangan niya bilang isang beauty queen na siya ay maging maganda. Anong say niyo dito? Comment down below. Guys, panoorin ninyo ito. Ito ang mga photoshoot ni Herlyn noon nung hindi pa siya nakasali sa Binibining Pilipinas. Diba ang ganda rin naman niya talaga? Basta pag na-makeupan siya at magaling ang makeup artist niya, napakaganda niya. Ito panoorin nyo guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and don't forget to press the bell button para updated kayo sa mga susunod na video. God bless everyone!